Last 2 days ago, katatapos ko lang mapanood yung dokumentaryo na Untold, The Rise and Fall of And1. Sa mga hindi nakakilala sa brand na And1, ito ay isang sikat na brand sa mga basketball players, in particular sa mga streetball players. At noong kausbungan ng kasikatan nito, ako rin gusto kong magkaroon ng isang pair ng shoes na galing sa And1 kasi yung isang player doon na ginawa nilang brand ambassador, si Kevin Garnett, ay paborito ko noong mga kalakasan pa ni Kevin Garnett. But going back to N1, meron akong 5 lessons na natutunan pagkatapos kong mapanood itong dokumentaryo nito. Number 1, find your niche. Nag-o-offer yung mga magkakaibigan sa pangungunan ni Seth Berger bilang main player as founder ng N1 with his friends Jay Gilbert at Tom Austin na mga t-shirts. They wanted to enter the retail business and nakita nila yung mga t-shirts na may statement. Malaking bagay yun, lalo na sa basketball, yung mga trash-talking na statement sa t-shirt. But then, while they're doing the process of selling their t-shirts, nakita nila may isang unmet market. Yun yung mga streetball players. Yung Nike and other brands, ang ina-address nila sa basketball ay mga professional players. Pero sa US, merong isang malaking market na walang product na nag-offer para i-cater itong mga players na ito. Ito nga yung mga streetball players. Yun yung isang aha moment nila at they decided to offer position their brand N1 para sa mga streetball players. And that is the niche that they found. And true enough, when they offer products na pasok doon sa needs ng mga streetball players, they were able to generate millions of dollars na sales. And ang lesson dito, if you find a special need or special niche, there's a chance that you will be able to grow your business successfully at mapapalaki mo ito. Itong lesson na to, pwede natin magamit bilang mga entrepreneur, businessman, kasi isa sa mga importanteng elemento para maging successful ka ay maghanap ka ng mga niche. Kahit na existing company ka or existing entrepreneur ka, you still have to constantly find a niche kung saan hindi siya kinikater ng isang bigger company or many companies. At kung ikaw yung mauna doon sa market na yun to cater that unmet needs, then the potential of growth is there. Again, find your niche. Number 2, be creative. Yung N1, maliit na kumpanya siya. Wala siyang big marketing budget. And you know what? Bagamat ganun sila, they found a way to be able to promote effectively yung produkto nila. Ang ginawa nila, gumawa sila ng mixtape. Again, gaya ng sabi ko, yung N1 is a brand that caters to streetball basketball players. And what they did, they hire those famous legendary streetball players sa iba't ibang dako ng US and they document yung mga moves ng mga streetball players na hinire nila. At the same time, gumawa sila ng N1 mixtape, no? Or volume 1. Yun yung kauna-unawa ng nilang ginawang promo tape. Yung promo tape na yun, yung N1 mixtape volume 1, sumabog siya. Ibig sabihin sumabog talagang naging famous siya. Maraming mga tao na nasa streetball ang humihingi nung ganung humihingi ng kopya ng mixtape na yon kasi pinamigay nila yun na libre. And yung volume 1 na yon nung no-launch sa market as free, binigay nila, it caused a ruckus. Kumbaga pinag-usapang maigi kasi yung mga moves nung time na yon ay kakaiba yung mga ginagawa ng mga legendary streetball players. In fact, after ma-release for free yung N1 mixtape na yon, marami ang tumawag sa opisina nila at nag-request kung kailan matatapos yung N1 mixtape volume 2. Yung mixtape na yon, kung kukumpara natin sa makabagong panahon, yun yung viral content na nagawa nila na wala pa yung mga social media platforms, no? Ginamit nila yung isa sa pinaka-effective na platform na hanggang ngayon, kahit na may technology, ay effective pa rin. Ang platform na tinatawag na ito ay word of mouth marketing. Kung saan, yung N1 mixtape na pinamigay nila sa, of course, selected people lang kasi limited lang naman yung numbers of tapes na na-produce nila. Napagkwentuhan yon at again, because of word of mouth, nag-spread like wildfire, nag-viral yung N1 mixtape na yun at nagkaroon ng demand to see and watch that particular
tape. Again, word of mouth marketing na hanggang ngayon, if you can create a content na pwede pag-usapan because malaki yung value nito sa particular target market, you will be successful in your marketing. Again, be creative even if you have a limited budget. If you know what to do, then budget is immaterial. You will gain a great promotional result because of that content. And again, you can use word of mouth as a powerful tool in spreading the word with regards to your product's brand awareness. Number 3, manage your talent. Isa sa mga contributory factors bakit naging successful yung And1 as a brand is because yung mga tinap nilang mga street ball players na talent, they're the ones na naging brand ambassador that pushed the product to be sold to different communities sa US. And not only sa US, but around the world. Ang problema, habang lumalaki yung N1, naiwanan nila yung mga talents na yon. And at the same time, we understand naman na yung fee na natatanggap o yung kontrata na natanggap ng individuals ay iba-iba. Kumbaga, iba-iba yung bayad sa kanila. Ang nangyari, nagkaroon ng jealousy because of the fees that they are receiving. And those streetball players are mostly not college graduate and first time na makareceive ng mga ganong pera at fame, definitely, papasok yung paglaki ng ulo. At the same time, they are demanding more. And sa locker room, nagkakagulo o nagkakaroon ng mga away itong mga streetball players na to during sa tour sa N1. Anong lesson doon? You have to manage the talent. Lalo na habang tumatagal, yung mga talent na yun, magkakaroon ng iba't ibang mga negative tendencies. You have to watch and guard those tendencies and keep the culture. Siguro, meron mga ginawa ng mga steps yung mga management members ng N1. However, hindi sapat dahil nga may mga ibang mga streetball players na umalis under the umbrella of N1. And definitely after that, nag-spiral na talaga yung culture or yung vibe sa locker room ng N1. Streetball brand ambassadors. And again, even if you have a great product, great service, if you will not manage your talent, then it will all come to drain. Kaya naman, yun yung isang lesson na nakita ko sa N1 documentary. Manage your talent or else it will spell a big difference in the success or failure of your company. Number 4, cut your losses. Para sa akin, yung mga founders ng N1 sa pangunguna ni Seth Berger ay hindi lang entrepreneur kundi mga businessman. Anong ibig kong sabihin doon? Kasi ang entrepreneur, di ba, pag gumawa sila ng mga products and services, para ang turing nila baby, lalo sa mga Pilipino, baby yun na dapat nilang protektahan, alagaan at mahalin. Dahil dito, kahit na hindi na profitable, hindi na practical na alagaan pa yung product na yon, pinipilit pa rin ng mga entrepreneur hanggang sa magkabaon-baon sila ng utang. Kasi nga, ginawa nilang baby, yung personal yung connection nila, which is good. At the same time, yun lang ang disadvantage, no? If you fell so much love sa yung product, hindi mo na makikita yung practicality, bakit ka pumasok ng business. And that is to make profit. Sa N1, nung pumasok kasi si Nike, at pinasukan yung niche nila na streetball, naglabas yung Nike ng ad na napakaganda. At the same time, nakita ng N1, paano tayo lalaban nito? In terms of marketing budget, mas malaki si Nike. And then they're encroaching on our niche market, on our positioning. Hindi nila nagawa ng paraan kung paano ilaban. At ang epekto nito, nung lumabas yung campaign ni Nike, tumaas yung sales ng Nike in terms of na-attract niya yung mga streetball, basketball players sa different communities. At naapektuhan, na-cannibalize yung sales ng N1. Bumaba, bumagsak yung sales ng N1. Tuloy-tuloy yung pagbagsak. And because of that, nakita ng mga founders ng N1 na while we're still have a great sales, maganda pa yung financial statement, financial health ng company, might as well sell it. At doon lumalabas na hindi lang sila entrepreneur, kundi businessman sila. Alam nila kung anong reason bakit nila pinasok yung business at meron silang exit strategy, and that's the reason why they sold the company to another company. At dun na nag-aspire lang N1. It's a sad story ng binenta ng mga owners yung N1. But if you ask me, kung talagang hindi ko na maisip yung